Hihiwain natin to ng pinong-pino, ng manipis na manipis. Kita niya yan? Para mabilis maluto. Kasi pag matagal siya sa apoy, diyan lalabas ang pait. So, kailangan mabilis lang siyang iluluto. Kaya kailangan manipis ang ating pagkakahiwa sa ating ampalaya. Hiwain natin ang pino. Assalamu alaikum. Kumusta kayong lahat dyan? Magluluto ako ngayon ng ampalaya na may itlog tsaka hipon. Itong hipon na to, nilinis ko na tsaka hiniwa-hiwa ng pino. Masarap sana nito ay yung alamang. Kaso wala akong alamang sa bahay, meron ako nitong hipon kasi nakapagbata ako nung isang araw. Isasahog natin sa ating ampalaya. So ito yung mga ingredients niya. Luya, sibuyas, black pepper, asin, olive oil o kahit anong oil pwede yan. Ang pagluto ko pala ng ampalaya, hindi ko siya ibababad at pipigaan sa asin. Ganyan lang yan. Hiniwa ko lang ito ng maninipis, ayan, para mabilis maluto. Kasi pag matagal siya sa gas, yan pumapait. So manipis ang ating pagkahiwa dito. Para hindi naman mawala yung vitamins at saka minerals dito sa ating ampalaya. Sayang naman. So yung ating itlog, babatihin natin. Lalagyan natin ng konting asin. Itong ating ampalaya, ihahalo na natin dito yung asin. Yung ating black pepper. At hahalo-haloin natin. Kung nagbe-betchin ka, ilagay mo na rin ang betchin dito. Kung hindi naman, okay na yan. Malasa kasi yung ating hipon, kaya hindi na kailangan ng additional na mga pampalasa. Kung ikaw yung taong mahilig sa betchin, mas gusto mo may betchin, hindi maglagay ka. Lalagyan ko rin ng konting asin ang ating hipon. Halo-halo lang. Umpisahan na natin. Pag mainit na, ilagay na natin itong ating oil. Ating onion. Yung ating sibuyas hanggang maging translucent lang siya. Translucent na yung ating sibuyas. So ilagay na natin ang ating luya. Hanggang lumabas lang ang aroma ng ating luya bago natin ilagay si hipon. Mabilis lang naman maluto itong ating hipon. Luto na yung ating hipon. Pagka naluto na yung hipon, idagdag na natin yung ating itlog. Halo lang ng halo. Pagka ganyan na yung ating itlog, medyo namumuo na siya, tsaka natin idadagdag yung ating ampalaya. Palakasan natin yung apoy. Tsaka natin ihalo yung ating ampalaya. Mabilis lang ito para hindi mapait, hindi ma-overcook at pumait. After 2 minutes, patayin na natin yung apoy para hindi pumait yung ating ampalaya. Hanguin natin mula dito sa apoy. Pagka sinunod nyo lang yung steps, hindi talaga siya mapait masyado. Kasi hindi siya nalaga. Hindi siya na-overcook. Ito na yung ating finished product. Ampalaya na may itlog at hipon.